Ang itlog ng pugo kadalasang nakikita sa bangketa. Binabalutan ng kinulayang harina at ginagawang kwek-kwek. Tinitinda rin pantawid gutom sa mga terminal ng bus. Pugo, sir, ma'am. Plug. Pero dito sa farm na ito, sa Concepcion, Tarlac, ang itlog ng pugo, ginagawang balot. Ito ang tinatawag na pugulot, negosyo ng poultry farmer na si Jovi Escoto. Nagsimula ang paggawa ng pugulot sa pag-i-incubate ng itlog. Bago maging balot yon, ilang araw po yon? At least good for 12 days, magiging balot sa puti na siya. Yun yung pinapasok namin sa incubator para lumaki yung sisiyo until umabot siya ng 12 days old. Yun yung nirelease namin. Yun, ano na siya, balot na siya noon. Ito yung incubator namin. Incubator ito. At sa incubator, ipaliwanag po ninyo ang proseso. Yun. So, from bali dun sa pinaka-breeder namin o yung mga... na doon sa kulungan na may kasamang mga between male at female na pugo. So, yung magpo-produce sila ng fertile egg. Isang pugo na babae, kailan mag-produce ng isang itlog isang araw. Oh, so, one egg a day. Yes, patingin nga po nito, sir, kunin natin. Alright. So, one egg a day lang pala yung isang ano, apa. Pugo. Mm-hmm. Kayo lang ba ang may pugulot sa buong Pilipinas? Hindi po naman siguro. Kasi parang mayroon na po silang nauna siguro na may nagano'n ng pugulot. Yun nga lang, parang siguro ako dala yung nag-expose o parang medyo nagpakilala kasi nung nakita ko na medyo okay siya. Yun, parang introduce ko sa account sa Facebook, sa mga social account. Kumbaga, parang in-expose ko siya na may pugulot kami ganyan. Kumbaga, maraming nagka-interest. Uh-oh. Pero ba't naman kakainin ng tao ang pugulot over balot? Eh, ang balot, malaki, madaling kainin. Yung sabaw niya, medyo mas malinamnam siya. Pero the meat itself, alas parehas lang. Not unlike yung pugulot, pagka balat mo, automatic, para pasubo mo, hindi alam na may kinakain ka pala na malita sisiyo na. Bago tuluyang mapisa ang mga itlog, nilalabas na ang mga ito mula sa incubator. Tinatapat sa ilaw ang mga itlog para makita kung nabuo na ang pugulot. Ang pugulot, so ilang araw to bago naging pugulot? 12 days po. 12 days, okay. Ang problema, ang liit niya, no? So parang ano rin? Balot tayo na may juice rin, no? Yun yung sabaw po niya is malinam na may sabaw. In fairness, oh, ang sarap nga. Talagang balot na balot siya. Malinam na lang talagang sabaw. Oh, pero ito malinam na. Yung juice nandito o nandito? Usual po nandito. Sa may bilaga pa. Apo. Very good. Winner siya. So, dahil nagpo-produce kayo ng pugulot, magkano po ninyo ibinibenta sa labas mula dito sa farm? So, parang wholesale price po namin is 250 each. 2 so, pesos and 50 centavos each. So, hindi rin ganun kamura. Pag binenta ito sa labas, magkano na? Yun po, magdedepende na yon kung saan area sila mag-ano. Kapag medyo malayo siya, since may additional shipping fee, so yun, nagdedepende sa kanila. Pero nag-range from benta nila is from... 350 hanggang 6 pesos ang benta nila each. Umaabot to 6 pesos each yes. Na bebenta. Apo. Mm-hmm. Pero 350 to 6 ano. Pero yung 250 mo, hindi na mamahalan? Mura na po yun. Kasi yung as of today po, yung production kasi ng pogo egg is medyo short. Kaya yung plain egg pala po is medyo mahal na. 1.30 cents. Yung regular egg, apo. Mabenta pa ba to? Apo, ngayon medyo malakas sila kasi may school. Hindi lahat ng itlog na nakukuha sa farm ni Jovi ay ginagawang pugulot. Karamihan, pinipisa pa rin para maging sisiw at palakihin. Ay, yung mga tinatawag lang pullets. Kumbaga, ito yung mga pinapalaki namin sa mga brooder namin. Tapos later on, sila yung ililipad doon sa mga layer cage. Ito pa ganito, ilang days old na to? Nasa 9 days old po. Pwede mo bang hawakan, sir, or bawal? Pwede po. Pwede, sige nga, sir. So, ito 9 days old. At hindi ito lumilipad? Lumilipad din po, pero medyo mababa lang.
So ito 9 days old. Apa, ito ang moldy. Apa. Ayan, 9 days old. Ilang taon ba bago ito mangitlog? 35 days lang po. 35 days old. 35 to 40 days old po. Ang galing niya eh. Oh, pero yun na yun. Yun ang lipad niya. Hindi pa niya kaya. Pinapalaki sa brooder cage ang mga sisiw sa loob ng 2 linggo. Pagkatapos ay ililipat ang mga ito sa flying pen. Saka dadalhin sa layer house para mangitlog. Ito, mga full grown na ang pugo na ito. Gaano katanda na sila? Mga at least between 2 to 3 months. At 2 to 3 months? Pa lang ako. At ito, nanganganak, nangingitlog na sila. Apo. Okay, tama ba yun pag 12 noon daw doon nangingitlog? Apo, start ng at least between 11 to 12 noon, nag-start na sila mag-lay hanggang hapon, hanggang gabi yun, maraming okay, 7. Okay, ito na yun. Ikaw apo. Na kung mga magalit sa akin. Ayun, ayan, ito na. Oo. Yun lang yun. Tapos, ang ginagawa nyo, pinipick up nyo later for incubation. Yes. Ilan na ang ano mo dito, pugo mo na full grown? Mayroon po na between 15 to 20,000. 15 to 20,000 dito sa ano na to? Apa, sa cage po na to. Ako lang ano to. Wow, 15 to 20,000. And gano'ng kahirap i-maintain yun? Mostly po kasi ang ano yung mga nagtatrabaho dito, mostly morning lang naman ang pinakatrabaho nila, yung linis, bigay ng pakain, tapos later on iiwan na, tapos balik na lang afternoon para dun sa additional bigay ng pakain. Pero sa negosyong ito, dapat tutok ka, no? Opo. Kasi that may magkasakit yung pugo eh. Opo, kailangan maintain din sila sa mga vitamins kasi may vitamins din po at saka may nag-antibiotics in other way na para po ma-prevent nyo sa sakit. Oo. So ilang eggs ito a day? Maybe is it safe to say 20,000 eggs? Hindi naman po kasi ito sa mga breeder na medyo may kasama lalaki. At sa mga 50%, between 50 to 60% ano po produce na egg every day. So maybe 10,000 eggs yes, sa every parang, day? Yes, parang, parang ganun. Apo. Nabibenta mo lahat ng 10,000 eggs? Bilib ako sa'yo, ha? Opo. Kumbaga, na ma-market din namin sa Manila. May market sa Manila at sa local market. Tara na't umaman at manood ng may puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.